Hi guys! So, before we start this video, let us introduce ourselves first. I'm Black Sergeant C. Lassie-Carrego. And I'm AS Jade A. Ray. We're from Big Nine National High School. Currently taking up GASTRAC. Yeah, so for today's video, we will talk about some tips, do's and don'ts, and some reminders for the Work Immersion Program. So let's start! For today's video, ano nga ba yung Work Immersion Program? The Work Immersion Program is a subject of the grade 12 students of senior high school. It is a requirement for them to comply, and before they graduate senior high school, they must complete this Work Immersion Program. Basically, Work Immersion Program takes up 80 hours, diba? Yeah, 80 hours. From the pre-immersion, the Work Immersion, and then the post-immersion. It depends on your strength kung saan ka mapupunta. Kasi itong Work Immersion Program na to, ang main goal nito is maging familiar ka sa workplace and sa mga magiging work mo sa future. If you're a GAS student, probably undecided ka or minsan gusto mo in teacher talaga. So, if you're a GAS student, mapapwesto ka sa mga schools, lahat ng teaching field. Kami, deploy kami sa Pisipina Village Midnight Elementary School. Naging assistant kami ng teacher doon. So, bago kayo graduate, lalo na sa mga grade 12 students dyan na nanonood, you must take this subject. It is a basic requirement ng DepEd, lalo na sa K-12 curriculum kasi bago na yung curriculum. No immersion, no graduation. No immersion, no graduation. Magsimula na tayo dun sa 10 tips natin. 10 tips. So, number 1 is be obedient. Unang-una sa lahat, Yesha. Matuto tayo mag-obey. Lalo na sa magiging proctor and teacher or kahit saan man kung sino yung katrabaho niya. Hindi obedient kayo. Tapos willing to comply sa lahat na ipapagawa. You must obey first before you comply. Right? Yes. Tama yun. Maging masunurin lang sa lahat ng iutos sa inyo ng boss niya kasi dyan nila kayo i-grade yung mga pinagagawa niya dun sa lugar kung saan man kayo din na-plo nyo. Kunwari, ABM student ka, accounting, syempre, di ba? Napunta ka sa mga bank. Kunwari, pinagawa sa ito ng boss mo, sumunod ka. Kasi, first impression lasts, di ba? So, umpisa pa lang, tatamad-tamad ka na, hindi ka na sumusunod. Hanggang huli, ganun na yung tingin sa'yo ng boss mo. Ano mangyayari sa evaluation nila, sa performance mo, di ba? Number 2, know your employers much. Kilalanin mong maigi, mga boss mo, mga tao sa paligid. Once na nakasalubong mo sila, and then parang wala lang sa'yo, huwag mo lang na good morning, hello sir. Hindi kayo close. Lalo na kapag principal yan. Tsaka kayo din yung mag-a-adjust ng ugali niya sa kanila, hindi sila yung mag-a-adjust. Tandaan nyo, kayo yung in-grader dito, hindi sila. Kayo lang nagpunta doon para sa grades. Number 3, be familiar. Be familiar dun sa workplace mo. Mahalaga yan kasi kung hindi ka familiar sa workplace mo, lalo na kapag laki ng school yan, kailangan alam mo lahat ng familiar ka sa lahat ng sulok ng workplace mo. Para hindi ka maligaw, not forget everything that we are teaching you or giving you. So, kasi makakatulong. Number 4, matuto kayong makisama. Kailangan mo matuto makisama kasi 10 araw kayo doon, pag marunong kasi makisama, parang yun na yung tingin nila sa'yo eh. Parang mas magugustuhan ka nila. Madali ka na silang ma-approach ka. Makakagaanan ng loob, ganun. Kaya mas maganda yan. Mas magandang impression yan para sa kanila na, ay, ito, ganito si Yesha pala. Ano yan? Marunong makisama yan. Kahit sa lahat ng bagay. Kasi napakahalaga nun. Kahit di ka masyadong magaling, basta marunong ka lang makisama. Attitude mo. Napakahalaga niyan. Gains knowledge, skills, di ba? Attitude talaga yung napakahalaga. Paano masabi? So, coming up, number 5. Wait lang, medyo madilim na ako sa lahat. Ayan. So, for the number 5, you need to acquire the ability to plan, organize, and prioritize your work. Siyempre, nasa work immersion ka, hindi ka pumapasok. You are deployed to a school or some entity. O, kahit saan man yan. The right thing to do is to plan everything on your work immersion. Pag nandun ka, dapat makaplano na yung gagawin mo sa isang buong araw. Para sa pagdating ng post-immersion, sa paggawa na ng portfolio nyo, hindi ka nahihirapan kasi i-require portfolio. Lahat ng experiences mo, lahat ng mga nagawa mo, mga na-accomplish mong task. And dapat sisiguraduhin nyo sa loob ng 10 days ng work immersion, wala kayong important schedule or errands sa iba't ibang lugar.
dapat i-prioritize na talaga yung trabaho nyo. Tsaka kayong mahihirapan kapag umabsent kayo kasi you still need to complete the time required for the work immersion program. For example, you are absent for almost 3 days. So, 18 hours yun. So, mga classmates mo, kasi na nang paggawa ng portfolio, ikaw, nagwo-work ka pa dun sa working place mo. Itagtag oras ka pa. Kasi umabsent ka eh, so ikaw na lang nandun, nahihirapan ka. Saka you need to be organized. Titignan ka rin ng teacher mo eh. Kung nari kung nagkakalat ka sa ginagawa mo sa room or sa working place mo, pangat na impression sa'yo ng teacher mo, man. You need to be organized pa talaga unahin mo. Oo, mas dapat yung kailangan mo. Huwag kang magkalat. Makahalaga na. Number 6, flexibility and adaptability. You need to be flexible in everything that you're gonna do on the work immersion program. Hindi ka naman pwede diba ikaw yung kunwari ito, i-request mo. Ma'am, pwede po ba ito nilang gawin ko? Hindi pwede yun. Bawal yung kayo yung nagde-decide ko na. Ma'am, pwede po bang ma'am? Tumunga na lang ma'am in 2 hours. Hindi pwede yun. So you need to be flexible. Kung ito yung ginagawa mo dati, dapat kaya mo rin itong gawin ngayon. Dapat flexible ka sa lahat ng bagay. Level up mo yung mga ginagawa mo. Kunwari dati, magaling ka sa pag-record-record. Pag-check-check. Dapat ngayon, kunwari, inutusan ka ng teacher mo na ay, mag-ano ka agad ito gawin mo. Parang bago sa'yo. Dapat kaya mo pa rin yun. Diba? Kasi, kung di mo kaya yun, parang saan pa? Wala na. Parang wala na. Iba na yung tingin sa'yo. Ma'am, kaya ano mo na lang po iutos? Kaya siya. Ganun, kasi, hirap mo. Tapos, adaptability sa bagay na. Mag-adapt ka sa lugar. LM kami, elementary school. So, bale, ibang iba talaga yung environment doon. Mga bata. Kami, grade 12 na kami. Grade 12. Hindi namin winish na doon kami mapunta. Gusto namin talaga high school kasi makaka-level na. Pero, sa bata kami naman. All throughout, okay naman siya kasi. Okay siya kasi. Grade 1 naman sila. Na-adapt namin mga ugali nila sa loob ng 10 araw. Hindi mo ilalagay yung sarili mo sa kanila. Hindi mo sila matuturuan ng maayos. Hindi ka makapagsalita sa kanila na ganito, ganyan, na dapat ganito. Diba may napabasa tayo? Mga napabasa. Kasi ang isang problem talaga is low reading. Tsaka low write. So, ang aim namin nun is mapapabasa talaga. Kahit isa lang daw bago yung matapos ng work immersion. Medyo marami-rami na rin yun. Tatlo ba tayo? Hindi, tatlo lang pala. Kasi tatlo na lang hindi marunong magbasa doon. Tatlo na lang hindi marunong magbasa doon. Tapos, yes, thank God kasi. May pre-pray ko yun lang. Napapabasa natin. Oh, wow! Siyempre ito, huwag itong kakalimutan itong number 7. Communication skills. Listening, speaking, and writing. Sa lahat na yan. Hindi pwedeng gagawin ko na kayo mam mo. Ginagawa mo! Dapat marunong ka makipag-usap ng maayos, teacher. Lalo-lalo na sa mga student. Ano kami, napunta kami sa elementary. So dapat magpag-usap ka sa kanila nang parang kasing edad mo lang sila. Pero yun dapat maintindihan. Tandaan mo lang kasi kapag mga bata yan, huwag kang magsasalita ng foul. Kasi kung ano yung naririnig nila sa nakakatanda sa kanila, yun yung gagayahin. Huwag kang gawin nila. Listening skills. Luto kang makinig. Pag sinabing, stop na yung gagawin, stop na. May sinabi sa'yo, teacher, huwag ka masyadong OA, man. Huwag ka masyadong hataw. Huwag nang hataw. Manage mo yung time mo. Kinig ka sa sasabihin ng teacher mo. Kung nari, ganito, sinabi niya, tapusin mo yan ng ganitong oras. Tapusin kailangan mo. Kailangan tatapusin. Kaya, take your time, take your time. Tapos, huwag kang mag-headset. Listening skills, huwag kang makinig. Ang music, ha? Hindi yung ano, ha? Makinig kang maigi sa teacher. Kasi nga, siya yung, ano eh, nasusunod dyan eh, di ba? Yes. Tayo, or yung mga, kayo, sumusunod lang kayo. So, kailangan, you must bear with them. You must listen to them every time. They will give you, they will tell you something. They will give you some task. You need to listen to them. Careful. Number 8. It is self-confidence. Ayan. Yes. Huwag kang pupunta nun nung walang-wala ka nun, girl. Dala mo lagi sa iyan. Confident ka all the time. You need to be confident in every work that you will do. In everything that you will do. Because if they saw you confident enough, di ba maganda yung ano nila, maganda yung impression nila. Kasi, kaya niya. Kaya niya itong gawin. Saka, once you are confident enough, or meron kang self-confidence, kaya mong gawin lahat ng bagay, di ba? Matatapos at matatapos. Matatapos mo nang matiwasay, nang maayos. Kasi, may ibang tao na walang tiwala sa sarili. Kumbaga, umpisa pa lang, men. Ma'am, ayoko ma'am. Ayoko magbabasa ma'am kasi ano, inaantok ako ma'am. Tapos baka ano ma'am, baka mag-away kami ng bata. Tapos dapat maging confident ka sa lahat ng bagay. Yes. Number nine is wear your proper uniform or attire. Or kung meron namang ibinigay na attire, yun,
kunwari, ganti sa atin mo, i-descendin mo sila kasi ginagradean din yun. Sa mga babae, konting tips lang dapat. O, syempre pala, ayos tayo. Naman yung sobra, yung tama lang, tama, akop sa edad. We're kasi ginagradean din yun. Proper, guys. Proper. Proper. At ang number 10, last but not the least, is makinig sa orientation or pre-immersion. So, alam mo ba, pag makinig ka, alam mo ito lahat. Lahat ng sinabi namin. Lahat ng sinabi namin, natutunan namin. Kinuha lang din namin ito. Sinare lang namin sa inyo. Pero syempre, mas maganda rin advance kayo, di ba? Sobrang halaga niya. Kasi, once na alam mo na yun, ready na kayong lumabas. Pero kung ikaw, wala kang background knowledge on yourself. You cannot go out. Outside. Ay, kala ko na yan. Narinig ko na yan. Huwag ganun. Kung meron ka ng natural skills na alam mo na yan, magtiwala ka rin sa sarili mo. Na kaya mo. Kaya mo silang i-improve. Kaya mong bigyan sila ng alam mo. At kaya mong tulungan yung teacher. See? Diba? Yun yung main mo dyan, main goal mo dyan eh. Na maging familiar ka sa workplace mo, na sa mga magiging trabaho mo in the future. Kasi, kung ano ka ngayon, ayan ka bukas eh. True. Diba? Maraming advice lang. Huwag niyong iisipin yung work immersion is requirement lang. Lang siya basta-basta requirement. Isipin niyo. Kasi doon ka matututo, may mga experiences ka doon, mga bagong may experience. Hindi lang siya basta requirements na kailangan mong tapusin. Yes. Kasi meron ding life lessons na pa ibibigay sa'yo ng work immersion. Another thing is, huwag na huwag kayong makikipag-away. Kung kahit, alam mo na, tama ka, mali siya. Basta, huwag niyo nang palakin pa or huwag na huwag talaga kasi dala-dala nyo yung pangalan ng school. Once na may nagawa kang kamalian, once na gumawa ka ng standard, magre-reflect siya sa school na pinapasukan. Kasi sipin nila, ay ganito pala yung mga mga inaalagaan nila sa Big Nine. Mga ano pala to, iba pala yung galing. Mga warfare pala. So, pangat na lang tingin nila, hindi lang sa'yo, lalo-lalo sa school. Maging pasensyoso. Be patient. Any aspects talaga. Maging be patient kasi lalo na kapag mga bata talaga hawak. Or kung ano ka man, kung marami kang papel na hawak, kung nasa bank ka, kung nasa computer, nasa harap ka ng computer, kung tambak yung gawain mo, be patient lang. Kasi tatapos mo rin yan. Habaan mo lang yung pasensya. Sobrang habaan mo. Akin, tambakan na ng gawain, tinambakan ka pa, be patient lang. Okay. Tatapos mo rin yan. And other than that, wala na kaming masasabi. So, bahala na kayo. So, feeling ko, enough na din naman na yung mga nasabi namin para matuto kayo. I hope that you have learned so much things from this vlog. Thank you for watching this video. And I hope that you will apply these tips, do's and don'ts, and some reminders for the work immersion program. For you to be able to pass this kind of requirement or to surpass this struggle. Tiwala lang guys. Lalo na sa mga darating na grade 12. Ha? Galingan nyo. Darating na grade 12. Kaya nyo yan guys. Magtiwala lang kayo sa sarili. Siyempre, hindi naman magagawa kung hindi dahil sa tulong ni God. So, dapat laging mag pray before going to your work immersion. At sa pag sa bago umuwi, yun lang. Maraming salamat. Bye!